Tayo po ay muling tumayo. Hello. Hello. Tayo po ay muling tumayo. Umawit po, umawit po ulit tayo sa Panginoon. Because of Jesus. Pwede na po tayo magsiupo muna.
ho tayo magpunta po sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain po ngayon. Hayaan niyo po muna ng aking ipakilala po ang ating magiging tagapagsalita po ngayon para po sa mga di nakakalam. Ang ating pong guest speaker po ngayon ay hindi na po siya actually bago po sa atin. Para po sa mga nakakalam, siya po ay isa sa mga nauna ho dito. Mas nauna pa ho sa akin at mas nauna pa ho sa iba sa atin dito. At maaaring may kasabay po siya dito. Kaya alam po, alam na po natin yung sino kasabay niya ho dito. Okay? Kitang-kita na ho yung ebidensya ho doon. Pero ito pong ating tagapagsalita, sila po ang mga pioneer po dito. Mula pa ho sa panahon po nila Pastor Lumba, ni Mrs. Lumba, ang kanyang may bahay at ng mga nauna rin po mga kapatiran dito po sa iglesyong ito. Siya po ay nagkataon na aking po naging guro. Nagpapasalamat po ako dahil siya po ay inabot ko sa Bible School. At ako po ay kanyang personal pong naturuan. At siya rin po ang isa po sa mga tagapayo po natin. At nagsilipi po nga tagapaghubog po sa inyong lingkod. Kung bakit po ako narito ngayon, unang-una, dahil po sa Panginoon. Pangalawa po, isa po siya sa mga ginamit po sa akin kung bakit po ako naging umabot po sa puntong ito sa ministeryo po ng Panginoon. Ayun po, mga apatid, nagpapasalamat po ako kasi po siya po ay nagbigay. Siya po, ako, tayo po ay napagbigyan niya para po maging tagapagsalita po uli natin ngayon. Kung matatandaan po ninyo, last year, hindi po ako nagkaamali, last year, siya rin po ang ating naging speaker. At kung na-bless po tayo noong nakaraan sa mensahe po na dala niya, mensahe ng Panginoon, nawa po ngayong umagang ito, tayo po ay muling ma-bless sa mensahe po ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Nahanda na po ba kayo? Mga apatid, sama-sama po nating i-welcome ngayon si Pastor Ber Bermejo. Pastor, thank you po sa pagpapa-unlock muli. Doon po tayo, Pastor. Maraming salamat, Pastor Alan. Parang kahawig mo si Alan Cayetano. Magandang umaga po, mga kapatid. Lagi po akong masaya at tigib po ng kagalakan kapag ang iglesyang to ay nag-aanyaya upang ako ay magsalita dito. Kasi po, gustong-gusto kong pumunta rito kasi tinitingnan ko lahat yung tao. Tinitingnan ko po kayo isa-isa. Katunayan, talo na ho yung mga nauna. Yung mga kasabayan ko, iilan na lang. Yan po ay hindi mabuting balita. Kailangan talaga ng iglesyang to ang revival. Ang iglesyang to ay 10 taon ang tanda. Kami po ay hindi panganay. Pangatlo po akong lumabas sa misyon. Ito ang iglesyang to, sa pamagitan ni Pastor Lumba, ang siyang nag-train sa amin, Mrs. Lumba. Nalulungkot nga lang ako kapag binabanggit yung Pastor and Mrs. Lumba, negative ang attitude ng mga tao. Mas marami akong negative na, ay, Pastor Lumba, ganyan-ganyan niya. Para bang pag narinig mo yung Marcos, ayaw isa palibing kasi siya raw ay diktador. Ganon din ho dito, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, October po ngayon, recognition of pastors and teachers po ito. Month of pastors and teachers. Wala po kayo pag wala yung mag-asawa. Wala ako pag wala yung mag-asawa. Sila ang ginamit ng Panginoon upang magkaroon ng gawain sa lugar na ito. Kung meron man sa inyong may negatibong kaisipan kay Pastor and Mrs. Lumba, iwaksin nyo yan. Mali yan. Hindi tama yan. Parang ganito yan eh. Kahit anong sama ng magulang mo, doon ka nang galing. Pwedeng maging puser siya, magnanakaw o ano maman, pero hindi mo maialis, tatay mo siya. At nanay mo siya. Ganon din po kay Pastor and Mrs. Lumba.
Kasi kukulangin ang oras pag nagkwento ko sa inyo ng paghihirap ng mag-asawa dito. Nagkulay lang po ako ng buhok, ha? Puti na hulat dyan. Ano, kung alam nyo lang, yan, Sister Siling, ayan. Yan mga legitimate ko yan, nakasama. Nahanap ko yung mga mukha. Ayun, si Nanay Capacete, nando sa dulo. Si Nanay Meli. Si Nanay Datul, di ko nakikita. Oo. Ah, si Nanay Datul. Asan ka na? Ayun. Yan, yung mga yung co-worker ko yan. Tumatakbo pa? Nanay, malakas pa? Amen. Malakas pa. Ah, tumatumbling pa, ha? Palagay ko, pag tumumbling ka ngayon, bali ang balakang mo. Tulad ni Pastor Alan ngayon, kabata-bata pa, binabalakang na. Ako ay 40 anyos. May 40 years ka na ba? May 40 anyos ka na? Wala pa pala. 40 anyos ako nung sumakit yung balakang ko at nagka-arthritis ako. So, sa ngayon ay inaalagaan ko na siya ng kulang-kulang din na 25 na pag-aalaga ako ng aking mga sakit. Ano ho? Welcome po dyan, mga kasin. Kasinyor. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. Maaring napapansin nyo lang, parang nagkukwento lang ako. Hindi po. Malaki kong kinalaman ito sa message. The message is 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Ano po? Nailalagay nyo ba yan dyan? Opo. Kasi dun sa amin church, mas gusto ko po yung nilalagay natin dyan. Ano po? Hindi dahil sa tamad kayo magdala ng Bible. Dahil talaga nang tinatamad kayo magdala ng Bible. Ano po? Ang kagandahan niya nakalagay dyan, at least hindi niyo nabubuksan. No? At nandyan, nakapaskil, ma-imprint sa mata natin, sa isipan natin, yung mensahe. Ano po? Pakilagay mo nga, kapatid, yung English. Ayan. For which we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Let us pray. Ama, salamat po muli sa pagkakataon na kadaupang palad ko ang aking mga kapatid nito. Dalangin namin, O Diyos, ang salita mo ay maitanghal. Hindi ang sino man. Hindi ang ano paman. Kundi ang pakinabang na meron ang iyong salita. Sa araw na ito na ang iyong mga anak ay nagtipon upang sambayin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po ito sa aming puso. Kami na makikinig nito, mangusap po kayo sa amin. Maghatid po kayo ng hamon, pagtuligsa, pagtutuwid kung kinakailangan. Narito kami, Ama. Gawin niyo kung ano po ang nakalulugod sa inyong paningin na kami maging tuntungan upang ang kalwalhatian ang siyang masilayan at hindi ang sino paman. Sa pangalan po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Ngayon, siguro, lilinawin ko na kung bakit po tinitingnan ko kayo isa-isa. Kasi dyan po nakabase yung revival. Ako po ay mayroong kaibigang pastor. Lagi niya po akong ini-invite, mag-preach. Lagi niya po akong pinagsasalita. Kada ako'y dumarating doon, kinukumusta ko yung mga taong naging pamilyar na sa akin. Ay, kumusta si kapatid na ganito, si nanay, ganyan. Ay, medyo hindi na aktibo. Ay, kumusta naman si ganito? Ay, na heart attack. Ay, na high blood. Yung mga tao na binabanggit nila. Ngayon, normal po yan. Revival, re at biba ay para sa mga mananampalataya. At ang spiritual burnout, normal po yan sa buhay ng Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano ay hindi nagdaan sa panlalamig, sa panghihina, sa pagtalikod, sa pagbalik sa kamunduhan, hindi ka tunay na mananampalataya. Bakit? Hindi mo nararanasan yung nararanasan ng lahat. Hindi ko itinataas ang spiritual burnout, pero sinasabi ko lang po sa inyo ang practicality na totoo yan at nangyayari yan.
Minsan katabi mo ngayon, kinabukasan ng Sunday o sa susunod ng mga Sunday, wala na. Minsan yung mga ginamit ng Panginoon sa iyo, nakakilala ka sa Panginoon dahil sa kanila, wala na. Nangyari yan sa akin dito. Mga manggagawa dito noon, sila tatay ko, si Auntie Adeline, yung mga worker dito. Yan ang ginamit ng Panginoon sa akin. Pero, nasaan na sila? Di ba patay na yung tatay ko? At patay na rin yung kapatid niya, si Auntie Adeline. Wala na. Pero sila ang ginamit ng Panginoon. Naging aktibo sila sa iglesyang to, talagang very inspiring. Pag nakikita mo ang aga-aga nila, ang tatay ko nagdadamo dyan, baka hindi niyo po alam, babanggitin ko lang. Nung hindi pa ho diretso yung kalsada na yan, lupa pa yan, madamo yan. Ang tatay ko nagdadamo dito, doon nagtatapos eh. Bubusina ni mga jeep, oy, kanino yan, masasagasaan na namin. Hanggang doon sa kalsada na pala siya nagdadamo. Daanan na yan eh. Pero wala na yung tatay ko eh. Ang manampalatayo ay they just come and go. At dapat na matutuhan natin ganyan ang buhay. Nandito ka ngayon, hindi sa lahat ng sandali mananatili kang nandyan. Darating ang panahon ng iyong paghina. Darating ang panahon ng iyong paglalamya. Darating ang panahon na may tisod ka. Meron pong katitisuran. Ang isang lahat pong yan ay practical na nangyayari sa buhay. I know. I've been 36 in the ministry as a pastor. Nakita ko yan sa buhay ng mananampalataya. Naranasan ko na nagbibisitation ako, mag-isa lang ako. Wala na yung mga kasama ko. Wala na yung mga nagpapalakas. Wala na yung pag natumba, may tutulungan ka. Wala na, nag-iisa na lang ako. Hihinto ba ako? Titigil ba ako? Kung ang lahat ng kaisipan ng Kristiyano ganon, walang matitira. Kung lahat tayo magpapahinga. Kung lahat tayo ay manlalamig. Pero sinasabi ng talata, sabi sa Tagalog, pakilagay mo yung Tagalog, kapatid. Medyo ano tayo eh. Ano? Tingnan nyo yung Tagalog niyan. Ay, General Mariano Alvarez pala yun. Ay. Di ganun din sana, no? Pag, si yung ano, puro white, sinaswipe. Ano? Ayan. Siguro wala pa po, sineset pa. Alright, ako na lang muna. Madali. Matanong ko tapos, hanggang kailan ano po dito? Hanggang alauna, kaya ba? Oh? Alas tres? Oh, sige. Tama-tama, pasunod naman si Pastor Carlos. Tapos siya naman hanggang alas sais. Ano? Okay. Very good. Nagbibiro po ako, pero totoo po yun. Long-winded preacher po ako, huwag kayo mag-alala. I can longer, I can shorter. Depende. Pag nakita ko yung pagmumukha ninyo na kulay violet na, dakutom, oh, amen na. Alright. Ano? Ige-amen na ako. Sabi po sa Tagalog, kaya nga hindi kami naghihimagod bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Alright. Isang testimonial ni Paul na hindi raw siya, kami, including the other apostle, mga nangihimagod. Pag tinignan niyo po sa Balarila ng wikang Tagalog, ang dictionary, ang nangihimagod, hindi po ito po yung napapagod. Magkaiba po yung hindi kami napapagod, hindi po yon. Iba po yung nangihimagod. Ang nangihimagod po, hindi po nagpapahinga. Mahina lang ang kanyang pagkilos. Para lang siyang nanglulupaypay. Hindi po siya yung, ang pagod titigil, magpapahinga yan eh. Ang nangihimagod, hihina lang, but still working. Nakuha niyo po? Kung sa paglalakad, masigla siya, bigla makita niyo, ganyan na lang. Kung lumakad, sexy na lang. Bakit? Nangihimagod na eh. Nagahabol na ho ng lakas para makalakad pa. Dahil meron siyang commitment, meron siyang gustong maabot, meron siyang gustong marating. Nakakita na po kayo isang runner na bumagsak, tapos tumayo at naglakad na lang. Tinanong siya, bakit mo
tinapos ang ito. Kasi yun yung nakatakda na dapat takbuhin. Kahit hindi ko man siya matakbo, at least meron akong, I finished what I have intended to finish. Ito yung hamon sa ating lahat. Okay lang, manlamig ka. Okay lang na manghina ka. Okay lang kasi yan ay talagang palatandaan na ikay buhay. Sabi ni isang mananampalataya sa akin, Pastor, totoo bang ako'y ligtas? Totoo. Why? Kasi nag-doubt ka eh. Kasi kung hindi ka totoong ligtas, hindi ka mag-aalilangan sa kaligtasan mo. Hindi mo alalahanin yung kaligtasan sapagkat hindi ka ligtas. Pero dahil sa mananampalataya ka, ito ay tatrabahuhin ng Diablo sa buhay mo. Ito ay tatrabahuhin niya sa iyo. I know? 1975 ako na-save. 1976 nagkaralan kami sa Word of Life Camp. I doubt my salvation. Si Pastor Gloria, Pastor po yan ng Baptist, siya po ang ginamit ng Panginoon sa akin at saka po natutuhan yan. Kasi, kung ang lahat ng credential ng isang mananampalataya nangyayari sa iyo, huwag mong pag-alilaan ng ligtas ka kasi nangyayari talaga sa lahat yan. Nakuha niyo po? Ngayon, yun ang isang bagay na sinasabi natin. First point natin, sinabi ko na, Christian sometimes faint. Ang Kristiyano, kung minsan, ay nanlalamig, nangihina, nanglulupay-ipay, parang walang lakas. Ano po? Tingnan niyo po. John chapter 6. John chapter 6. Okay. Kapatid, ikaw na lang gamitin ko dyan ha, para hindi na ako maabala dito. Ipaskil mo lang na ipaskil dyan. Alright. Bahala na silang komopya ng komopya at makinig. Ano po? Dito po, makikita natin sa John chapter 6. Kung saan sinasabi po, si John ang sumulat niyan. John chapter 6. Wala. Ayon. Yan. Yan ang verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. Kung itutuloy nyo, a lot of experiences together with Jesus Christ, what they have experienced. Hindi tayo dapat matakot na manghina sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Matakot ka kung sa panahon ng kahinaan, wala doon ng Panginoon. And I tell you, kahit sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng pagkakasala mo at manlalamag mo, God is ever present. He knew you. He created you. He is your maker. Siya ang ating manlilikha. Siya ang gumawa sa atin. Alam niya ang kahinaan natin, alam niya ang kapangitan natin, alam niya ang kagandahan natin, alam niya ang estilo natin. Alam niya at kabisadong-kabisado niya tayo. In fact, mas kabisado niya tayo kaysa sa ating sarili. Alam niya kung kailan tayo dapat tutulungan. Alam niya rin kung kailan ang tulong ay kanyang pinipigil at binibigyan ka ng pagkakataon na gawin yung estilo mo na pinipilit mo. Kasi ganyan ang Kristiyano. Sometimes, marami tayong problema, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ginagawa natin kung ano yung taktikan natin. Ginagawa natin kung ano yung estilong alam natin. At lalapitan natin yung mga taong inaakala natin na mas angkop sa atin, minsan pupuntahan yung may pinag-aralan. Hindi ka pupunta sa Kristiyanong walang pinag-aralan. Isa yan sa napakasama na ugali ng Kristiyano na kapag siya'y nangihina at yung kapatid na kasama niya ay grade 6 lang, hindi niya lalapitan yun. Pupunta siya dun sa kapatid niya sa Panginoon na engineer, teacher, nurse, may tinapos. I tell you, alang kwenta yon kung wala sa Panginoon. Yung mga alagad, hindi matataas ang pinag-aralan. In fact, nagtaka yung mga tao, sino ba yung mga yan? Saan ba nag-aaral yung mga yan? But they moved the whole world upside down because of God's power. Minsan, yan ang kailangan alisin natin. Bakit tayo nangihina? Sometimes, we faint. Sometimes, tumitingin tayo sa tao. Minsan, tinitingnan natin ang credential ng tao. Dito, may eskwelahan dito. Hanggat mare, huwag kayong mahulog sa ganon. Ang edukasyon, tama yan. Dapat mag-aral. Dapat ang mga preacher mag-aral, improve ang kanilang craft.
mag-improve sa kanilang mga pangaral. Hindi sila maging no-no preacher. Hindi dapat sila ay maging outline o monotonous sa pangaral. Kinakailangan mag-aral. Pero, una ang Diyos kaysa pag-aaral. Akalain mo mayroong doktrina, si Kristo raw nag-aral. Pumunta raw ng ibang bansa at nag-aral. Papayag kayo si Jesus nag-aral? Hindi nag-aaral ang Diyos. Maliban lang, kung talagang tao lang talaga siya at hindi siya Diyos, nag-aaral nga. Saan ang Diyos na siya ay anak ng Diyos at Diyos, eh omniscient ang Diyos eh. Tama po ba? Yung omnisciente, nakita kay Jesus. Nakita sa Holy Spirit. Lahat ng yon, katangian, na apat yon, omnisciente, omnipresent, omnipotente, at immutable, ay nandun sa ating Panginoon, nandun sa Holy Spirit, nandun din sa Ama. Ito ay palatandaan lamang na isang tunay ng Diyos. Hindi nila kinakailangan mag-aral. Dahil sila yung source. Kaya isang bagay kung bakit tayo nanghihina, kapag inilagay nating panuntunan ang sanlibutan ito, higit kaysa sa ating espiritualistang kalagayan. Ang ating espiritualistang kalagayan ang siyang pangunahin. Una yan kaysa sa edukasyon. Agree? Una yan kaysa sa edukasyon. Ayaw mag-agree? Ipipilit ko sa'yo. Sapagkat kailan ba nagsimula edukasyon? At saan nagsimula ang edukasyon? Hindi ba't sa Diyos? Tama po? Wala pang eskwelahan, may karunungan na, may wisdom na eh. Saan nagmumula? Sa Diyos. Sino hinahabilinan? Mga magulang. Hinabilin pa kay Moses, oh, ganito ang sabihin mo, sa pagtulog mo, turuan mo, sa paglakad mo, kahit saan ka pumunta, Deuteronomy chapter 8 yan, tuturuan mo yung bata, may edukasyon na, noon pa, wala pa yung institusyon. Tama po, hindi. Pero bakit ngayon, sa panahon natin, kaya nagkakaroon ng panlalamig ang tao sapagkat inuuna natin yung mga bagay na hindi yon ang plataforma ng Diyos. Ang plataforma ng Diyos, karakter. Yung kalooban natin na makakilala tayo sa Panginoon sapagkat tayong lahat makasalanan, tayong lahat ay patungo sa kapahamakan, tayong lahat ay walang laban dahil sa minana at angkop nating kasalanan, patungo tayo sa kamatayan, anumang oras. Yan ang kalagayan natin noon. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon at sa kanyang sakdal na pag-ibig sa atin na kanyang nilalang at ayaw niya tayong maitapon sa impyerno, isinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yan ang Panginoong Jesucristo. Kinuha ng ating Panginoon ang lahat na tugma at angkop na kabayaran ng kasalanan, wala kang idadagdag. Hindi pwede yung sinasabing ginawa na ni Kristo yung 90%, may 10% pang natitira. It is finished. Hindi niya ho sinabing to be continued. Wala hong ipagpapatuloy ang tao. Ang pagpapatuloy natin ay pagpapatuloy natin na bigyan laya ang banal na Espiritu, Romans 8:14 to 18, yung banal na Espiritu na kumilos sa buhay mo. Ang isang daylan kung bakit hindi siya makakilos, kung bakit tayo nagkakaroon ng panlalamig, hindi ang banal na Espiritu ang binibigyan natin ng laya na kumilos sa buhay natin. Sabi na isang mananampalataya, kasi ang buhay naman natin, pastor, hindi naman pwedeng maging purely spiritual eh. Hindi totoo yan. Hindi ba kailangan natin ng laman? Hindi pa rin totoo yan. Dahil yung sinasabi mong kailangan natin ng laman, tatanungin ko sa'yo, paano ang order? First, spiritual. Bibit-bitin ang magkokandak, ang magpapatakbo ng iyong physical life ay spiritual. Hindi yung physical life mo at achievement mo. Pag yan ang ginamit mo at nagpatakbo ng buhay mo, walang patutunguhan yan. Manlalamig ka nga. Ang mga sagot kung bakit nanlalamig, kasi nga hindi nila nakikita yung priority ng Panginoon. Alright, Linggo nandito kayo, puri ng Panginoon. Tama po? Gaano kaya katotoo na number one talaga sa inyo ang Diyos? Bantayan niyo yung Lunes nyo. O balikan ngayon. Lunes, anong ginawa mo ng Lunes? Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Lagyan mo ng ano, edit mo ng konti o audit mo ng konti.
O edit yung mga salitang binabanggit mo. Audit kung paano mo ginamit yung oras mo. Paano mo ginamit yung mga pagkakataon na meron ka. Auditin mo yung sarili mo. Kung papasa ka at lalabas nga na ang Diyos ang iyong naging priority sapagkat tinanong ni Jesus Christ si Peter, lovest thou me? Tatlong beses, lovest thou me? Lovest thou me? Isa lang sagot ni Peter, you know that I love thee. Feed my sheep, feed my flock, feed my lamb, feed my sheep, feed my flock. Kinakailangan po ang paglago sa pagpapakain. Paano pa ba kayo magbasa ng scripture ngayon? Pag magbasa ba kayo, para pa rin kayo nagbabasa ng comics? Dapat po hindi na. Dapat pag nagbabasa na po kayo, meron pong tinatawag na diligent, meron pong masusi. Meron na pong pag-a-apply nung binabasa. Kasi yun po talaga ang reading eh. Reading is applying the knowledge of the book into your mind, resulting into your action. Ganun po yun eh. Idadali natin sa ating isipan at sa ating isipan, magbubunga ng gawa. Ilang taon na kayong mananampalataya? Dapat yun din ang gulang ninyo spiritually. Iba na kayong magsalita. May pagbabago. Bakit po? Walang salita ng Diyos na sinampalatayanan na hindi tumalab sa buhay ng tao. Kapag sinampalatayanan niyo po ang talata ng Diyos, tatalab po ito. Kasi two-edged sword yan. Tatabasin yan yung mga hindi dapat sa buhay mo. Spiritually, materially, emotionally, tatabasin niya. Gagawin kanyang, alam niyo po ba kung anong purpose ng Christian life? Anong purpose mo dito ngayon? Ikaw na save. Anong purpose ng Panginoon sa atin? Romans chapter 8, verse 29. Ito po yung purpose ng Panginoon sa atin. Ano po? Romans chapter 8, 29. Pakipose. Para tayong computer, eh, no? Pakipose. Ayan. Ganyan po ngayon, ginagamit natin yung modernong ano. Okay. Yung iba nga nakatab, eh. Ako, mayroon akong tab. Hindi ko alam gamitin. Pinag-aaralan ko pa. San taong ko na hong pinag-aaralan, hindi ko pa rin alam. Ang hirap pala nun, dami pala nun. Ang ginawa ko na lang, ininstallan ko lahat ng libro. Ayan. Ayun lang alam ko. Tung! Doon ako nagbabasa. Kaya eto, doble na salamin ko. Dapat libro na lang. Alright. Sapagkat yaong mga nanguna pa ay kanyang nakilala. Bago ka pa naging tao, kilala ka na. Bago ka pa sumulpot sa mundong ito. Kanyang nakilala, itinalaga naman niya ang maging katulad ng larawan. Ano raw po yung purpose? Maging katulad ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sino yon? Si Jesus Christ yon. Ganon din tayo. Para tayo maging panganay. Tayo yung gagamitin ng Panginoon, tayo yung magiging source sa pamilya natin. Kung ikaw yung unang na-save sa pamilya nyo, kasi ang sabi doon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ikaw yung key person doon sa bahay ninyo. Ngayon, ang purpose ng Panginoon sa'yo, maging kagaya ng kanyang anak. Anong unang-unang karakter ng ating Panginoon? Humility. Humbleness. A forgiving spirit. Hindi po siya mayabang. Hindi po siya palaaway. Hindi po siya gumagawa ng mga bagay na makasisira doon sa habili ng Panginoon sa kanya. Yan din ang purpose ng Panginoon sa atin. Kung malalamig tayo, lagyan mo ngayon ang tanong yon. You are out of God's purpose sa buhay mo. Kasi pag nalalamig ka, hindi ka nagta-tights. Yung tights mo, halimbawa, 1,000, sa unti-unti, 500. Pagbalik mo, 400. Pabawas yun, hindi pa increase. Pagbalik mo, 200 na lang yun. Pag backslider ka na talaga, no more. At yung mga misyon na umaasa sa ikapo ng iglesyang to, ilan ang misyon nyo? Aba, pambira mga miyembro to, hindi alam ang misyon nila. Ilan misyon nyo? Ha? Tatlo na lang?
Tatlo na lang, Pastor. Ay, patawarin kayo ng Panginoon. Bakit tatlo na lang? Alam niyo bang bakit? May nanghina na sa pag-iikapo. May nanghina na sa pagbibigay ng misyon. May nanghina na dahil dun sa mga kung ano-ano sinasabi tungkol sa misyon. It's not your business to judge the mission. It is your business to support the mission. Baka naman yung mga mission nyo, pinatay nyo na. Gano'ng support nyo sa mission nyo? Bakit ko sinasabi yan? The Bible says, extend your tent. Extend the tent. Extend nyo yung pamilya nyo. Ako po, anak ako ng iglesyang to. Kami po ay independent na. Pero hindi po kami walang pakialam dito. Nanay ko to. Independent na kami. Nanay ko pa rin to. Ako ay parang isang anak na nagkapamilya lang. Hindi porke nagkapamilya ka na, hindi mo na nanay at tatay mo, pamilya mo. Nanay at tatay mo pa rin. Tama po? Tama po? Kasi ang kaligtasan, being born again, ay kapanganakang muli. At ang iglesia, tinatawag na house of faith. At ang pinakatatay nyo rito, na tao na inilagay ng Diyos, pastor! At yung pastor na yan, mabubuhay yan dahil sa support ninyo. Bubuhayin niya yung pastor niyo na kung paano pakakainin niya kayo ng salita ng Diyos. Hindi niya ipipreach yung sarili niya. Ipipreach niya ang salita ng Diyos. Pag nagalit kayo, nagalit kayo sa Diyos. In the first place, magsasalita ako sa edad ko. Magalit kayo hindi sa sinabi ko, ang pakialam ko. I'm only doing my job. Magalit ka sa pinrits ko, that's your business. Galit ka sa Diyos. Ako, okay lang sa akin. Hindi ko naman salta yun eh, salta ng Diyos yun eh. Hindi mo, pag sa akin mo ginawa, pwedeng maapektuhan ako. Pero ako bilang pastor, hindi na po ako tinatablan yan. Hindi magalit ko. Pagkatapos mo ng preaching ng pastor nyo, kinakamayin nyo ba yung pastor nyo? Nagpapasalamat ba kayo sa message? O pagbaba dito ng pastor, ang haba ng mga mukha ninyo. At kahit dumaan yung pastor nyo, hindi nyo man lang makamayan. Pambihira. Ano sabi ng Bible? Pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Hebrews chapter 13. Misto lang parang sila nagpupuyat para sa kaluluwa nyo. Para pakinabangan nyo siya. Mga mananampalataya, para pakinabangan nyo ang iglesyang to, maging matapat kayo. Tulad ng sinabi ni Paul, hindi tayo, kung tayo man naghihimagod, nangihina, napapagod, but still working. Continue to serve. Continue to go and preach the gospel and share the gospel and do the visitation work, the Bible study, lahat ng gawain. Manghimagod ka, okay lang, normal yan eh. Sino bang hindi napapagod kung pagod at sino bang hindi naghihimagod yung nangihina? Kami mga pastor, ganun din. Misan yung pastor nyo pag nag-preach, parang ano, lalamya-lamya. Pakiramdaman nyo na agad, binigyan naman ng support si pastor tong linggon to. Hindi, naku, kaya pala, ganon. Kailangan bigyan nyo ng support yan. Tingnan mo ngayon, masakit ang balakang. Nasobrahan. Pasalamat kayo, na-train kami dito. Meron kaming constructionology. Yung mga pastor dito, hindi ho pastor dito na nakaupo lang sa opisina at nag-uutos. Hindi po kami tinrain ng pastor ko ng ganon. Tinrain kami ni Pastor Lumba na katulad ng Panginoong Jesucristo, kasama yung mga tao. Ang pastor, kasama yung tao. Hindi ho nagtatago sa tao. Kung nangihina kayo, madarama ng pastor niya yan. Kung kayo nangihimangod ngayong umaga, unang-una gusto kong malaman mong natural yan. Right? Verse 14, atras tayo. 2 Corinthians. Nandun po ako sa 2 Corinthians. 4:14, atras po tayo. 4:14, na aming nalalaman na ang bumubuhay na maguli sa Panginoong Jesus, bumuhay na maguli sa ating Panginoon ay siya ring bubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Jesus at iaharap kaming kasama ninyo. Alright? Mga kapatid, balik-aral tayo. Alam nyo ba na kayong mga Kristiyano, kayo, ibig sabihin tayo, tayong mga Kristiyano ay hindi tayo mananatiling patay.
tayo po ay mabubuhay. Aniniwala po kayo doon? Dapat kung mabuhay, kung yung sa buhay ninyo, nakikita rin nila na kayo ay hindi umaasa sa buhay nito. Ang pag-asa ng Kristiyano kasi nasa resurrection. All these material things, iiwanan po natin yan. Kaya dapat po nag-i-indwell ito sa puso natin na tayo isang araw ay bubuhayin ng Panginoon. O tayo isang araw mamamatay din. Pero sa kabila ng kamatayan na daranasan natin, meron tayong pag-asa, bubuhayin po tayo ng Panginoon. At yung buhay na yon ay napakaganda sapagkat wala nang pagod, wala na pong lungkot, wala na po. Wala na lahat yung anumang bagay na nag-train sa atin dito sa lupa. Lahat kasi ng ating nararanasan dito ay ano yan, element. Yan po ay sangkap ng buhay Kristiyano. Walang Kristiyano na hindi po mararanasan yan sapagkat pag sinabi mong Christian living, yan yon. Pag Christian living, may pagsubok. Pag Christian living, may opponent, may opposition, mayroong trials, may temptation. Pag Christian living, mayroong fainting, may panlalamig, may pagkahimago, may pagkatumba. Why? Because you are walking. At tayo, binibigyan ng warning, mag-ingat ka na katayo, baka ka mabuwal. So, mayroong pagbuwal. Ang tanong, pag tayo ba bumuwal sa edad mong yan, Pastor, pag nabuwal ka, tatayo ka ba? O hihiga ka na lang? Tanong ko kayo, pag kayo ba nadapa, hindi kayo tatayo? Minsan, minsan gagawa pa tayo ng eksena. Kaya nyo yun? Oh. Kasi nahiya lang tayong amining natutumba tayo. Kaming mga senior, madali na kaming matumba. Ako, pag natumba ako at namagayong pa ako, arthritis yan kasi may arthritis ako. Yung aking ugat ay mayroong maririt na granules na parang kristal. Parang kristal. Kaya sa mga duktungan ng buto yun, kaya hindi po ako itong madapa, hindi ako pwede maumpog, mamamaga po ako. At kada maga, tatlong buwan ng tatlong buwan pahinga. Kaya sa ayot sa gusto mo, Pastor, mag-iingat ka na, 30 ka na. Dapat panalangin natin si Pastor mag-asawa na. Para meron siyang saklay. Isang bagay na dapat nating malaman. Alam ni Pablo, hindi kami naghihimagot. Ito sinasabi niya. Ang katawan, yung panlabas, pahina ng pahina. Sa kabila na naghihimagot ang tao, ang pangloob ay nababago. Araw-araw. Napansin niyo po yung talata natin? Naano niyo po? Alisin mo na dyan, kapatid. Lagay mo na sa text natin. Ano pong sabi po rito? 2 Corinthians, balik tayo dun sa text natin. Lagay mo nga dun yung text natin para ano. Ayan. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. First, notice. Isang bagay na dapat nating malaman dito, there is a source in Christian living. Manampalataya ka, meron kang source. Anong Tagalog ng source? Meron kang pinakabalong. Yung pinanggagalingan. Meron kang pinakabaon, kumbaga sa school, no? Mga estudyante, may baon. Sabi ng mga kabite, may bugoong. Ay ko naman, anong bugoong? Baon. Ibig sabihin, para tumagal. Kaya niya sinabing, hindi kami nangaghihimagod. Narito ang isang determinasyon na isinasadya sa atin ni Paul. Hindi totoong hindi tayo napapagod, hindi totoong hindi tayo nalalata, hindi totoong na tayo nanghihina. But the secret is we have power. We have the source of the Lord. Sa verse 1, sinabi niya yan. Kaya nga, pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa amin tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Yan ang kapareho ng paghihimagot. Yan sabi niya, hindi kami nanghihino. Pero hindi ba sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, yung mga paghihirap niya, yung mga panganib na sinuong niya, and yet, eto sinasabi niya, hindi kami nanghihina. Ay, ano yung sinasabi niyang yun? Yon ang normal na takbo ng buhay ng Kristiyano. Tatlo po yan.
Number one, we have mercy. Listen nyo. Bakit hindi tayo dapat maghimagot? We have mercy. Tayo po ay inaalalayan ng kaawaan ng Diyos. Ang kailangan natin upang manatili ang kaawaan na yan, magpatuloy din po tayo sa kalagayan ng isang pagiging alipin o lingkod o anak ng Diyos. Huwag kang tataas doon sapagkat hindi dakila ang alipin kaysa kanyang Panginoon. So hindi mo siya pwedeng agawan. Siya dapat ang maging sentro ng buhay natin. We have mercy. Number two, we have light. Jesus Christ is the light. He is the way. Kaya sa mundong ito na nilalakaran natin na madilim, dapat lagi nating ikiling sa Panginoon sapagkat siya yung ilaw upang hindi tayo lumakad sa dilim. Amen po. Physically, maglakad ka nga dyan pagka walang kuryente at madilim. Yung lakad mo na may ilaw, hindi ganun ang lakad mo pag madilim. Tama po ba ako? Tama po ba? Yung pwersa mo nababago. Kasi madilim eh. Pag naglakad ka, kakapaka-paka. Huwag mong iiwanan kahit saan ang Panginoong Jesucristo na siyang iyong ilaw. The Word of God, ilaw yan. Jesus Christ Himself, ilaw yan. The presence of the Lord, ilaw yan. Kasi isa sa mga figurative ng Diyos ay Jesus is the light. Or the Lord is the light. Siya po yung ilaw. Then number three, we have power. We have mercy, we have light, we have power, mga kapatid. Bakit po? Verse 7, ang sabi niya po rito, ngunit patuloy namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. We have power. Pag natin kita niyo yung church na ito, sabi nga na ibang mga pastor, Pastor, alabas ako. Bakit? Kasi hindi naman ako nagsimula ng itong gawain na ito eh. Nakakahiya. Sabi ko, ang nagpasimula at ang nagpapatuloy, pareho lang. Ikintal niyo po yan. Hindi ho ibig sabihin na si Pastor Lumbang ginamit ng Panginoon dito at naging ganito ito, eh wala na pong kwenta yung mga susunod na pastor. Hindi totoo yan. Bakit? Eh para mong sinabi na yung kapangyarihan na sumakay Moses ay hindi yun ang kapangyarihan sumakay Joshua. Joshua chapter 1, sabi ng Panginoon, oh Josue, di ba? Lumakad ka ng matuwid, huwag kang liliko sa kanan, sa kaliwa, sapagkat kung papaano akong sumakay Moses, ganun din ako sa iyo. May pagkakaiba ba yung founder at saka yung ano, follower? Wala. Parehong kapangyarihan ng Diyos ang ginamit. Amen po. Mga kapatid, huwag ka man lalamig. Meron kang kapangyarihan. Gamitin mo lang. Bigyan mo siya ng laya. Huwag kang, para kang naglalakad sa dilim. Misang punong-puno tayo ng problema para tayo si Joshua. Nung makita niya yung anghel ng Panginoon, sabi niya, sino ka? Kaaway ka ba? Kakampi ka ba? Sa sobrang dami ng problema, hindi na natin makita yung provision ng Panginoon sa atin upang tulungan tayo. Akala mo, kalaban na tuloy lahat ng tao. Pag pumunta ka sa church, nandun ka sa sulok. Bakit? Kasi pag nagkukwentuhan sila, tamo, ako na naman ang pinagkukwentuhan. Ang laking bagay naman yan. Sikat na sikat ka ba sa iglesyang to para ikaw lagi pag-uusapan? Ikaw ba'y superstar dito? Bakit ganyan ba ang buhay ng Kristiyano? Pa-superstaran dito? Hindi. Pahambulan ito. Hindi ito pahambugan. Kung sino yung pinaka-humble dito, yan ang itinataas ng Diyos. Sapagkat huwag mong itaas ang sarili mo. Hayaan mong purihin ka na ibang tao. Hayaan mong ang Diyos ang pumuri sapagkat sa dalisay sa kanyang pagbibigay sa atin ng gabay kung ano tayo. Now, the stewardship of God's word, tayo po kasi bawat isa sa atin ay katiwala ng Diyos. Tama po? Katiwala po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Alright. Yung salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, ano na nilabasan? Ba't sa palagay nyo ba hindi kayo magsusulit? Gaano na karaming preaching ang pinakinggan ninyo? Gaano na mga talata na pinagbubulay mo gabi-gabi? Lahat ng yan, ipagsusulit mo kung ano naging epekto at talab sa buhay mo. Bakit po? Iyan ang pundasyon ng ating kalakasan. Verse 2, ganun pa rin sa text na yan. Bagkos tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay
na nangatatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Kapag ako ay nangaral ng sarili ko dito, ay umuwi na tayo. Matutulad lamang ako kay Herodes. Birthday niya, naupo sa kanyang trono, pinuri niya ang kanyang sarili. Sabi ng tao, word of God! Hindi word of man! Hindi niya pinansin, tinaas niya pa rin sarili niya. What happened to Herodes? Namatay po siya, inuod hanggang sa mamatay. Ingatan natin yan. Nalalamig tayo, meron kang kaawaan, nakaagapay yung awa ng Diyos. Nalalamig ka, nakaagapay sa iyo yung liwanag ng Diyos. Nalalamig ka, nakaagapay sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos. There's nothing impossible to him that believe. Ang pananampalataya natin sa Diyos, gagawa ng himala sa buhay natin. Magkakaroon ng epekto yan. Ang salita ng Diyos, hindi maring babalik ng walang pinangyarihan. Makapangyarihan ito. Ang salita nga ng Diyos, lilikha niya, langit ang lupa, lahat ng bagay nakikita mo rito. Kung yung mga bagay na yan nangyari dahil sa salita ng Diyos, hindi niya kayang gawin kung ano yung bagay na nagbubunsod kung bakit ka nalalamig. Bakit hindi ka sumusuporta sa gawain? Choir ninyo, bakit ganun na lang po? 80 po yan eh. Nasaan na yung iba? Ala lang. Patay na. Oh, patay na si Nanay Billy, patay na. Oh, mga choir member yun eh. Tatay Paulo. Oh, sino? Marami nang namatay dito eh. Fine. Pero bakit walang sumunod? Walang naniwala doon sa buhay ng mga taong to na kanilang pinagkatiwalaan na ito'y totoo at magaganap din sa kanila. Hindi ba sabi ng Panginoon kung paano ako sumakay kay Moses, ganun din ako kakasa sa iyo? Kung paano ang espiritu sumakay Pastor Lumba, ganun din pupunta yan kay Pastor Edgar, ganun din kay Pastor Alan. Bakit hindi nagiging matagumpay? Dahil sa mata ng tao masama. Nakatingin kayo sa laman. Ang standard natin spiritual, hindi educational attainment. Educational attainment ma? Gusto nyo? O bakit? Kaya nyo yung 5 years theology? Teacher ka? 5 years to. Puro Biblia to. Hindi nga lang to kinikilala ng batas. Kasi ito kinikilala to ng Diyos. Nakuha niya po? Amen? O, minsan kasi, tingin niyo sa pastor, tingin niyo sa teacher, mataas. Ha? Mas mataas ang pastor kaysa teacher. Mas mataas ang pastor kaysa engineer. Mas mataas ang pastor kaysa doktor. Mas mataas ang pastor sa lahat ng curriculum na meron dito sa lupa. Kasi yan ay curriculum ng Diyos. Ngayon, hindi ko naman sinasabi sa inyo magpastor kayo lahat. Kasi nakalagay naman sa Bible, lahat ba pastor? Lahat ba propeta? Siyempre, hindi naman! Kaya huwag mong pipigilin yung pangarap mo. Gusto mo maging doktor? Maging doktor ka, amen! Maraming doktor ang wala pa sa Panginoon, hinihintay ka ron. Maraming engineer ang wala pa sa Panginoon, hinihintay ka ron. Maging engineer ka. High school lang yung maging pastor. Hindi mo papangarapin yan. Tapos para sabi mo, eh, kasi si pagpastor ka, may support ka eh. May support? Minsan, support yan. Oo. Hindi tumarating. Kami nga, ang bansag sa amin eh, sana do. Ang panahon namin, sikat na sikat yung kanta na yun eh. Kanta ni, sino ba yun? Mga kapatang, alam niya. Ha? Kaninong kanta yun? Ah, ikaw nga pala, kaedad nun, ha? Oh, Olivia Newton, John. Sana do. Kasi yung sana dumating yung support. Kaya naging team song namin yon. At pag walang dumarating, inaako sana. Wala kang dating, wala. Maitim puso mo. Magulo. Check-in mo yan, pumunta ka ron. Nagsimula kasi doon sa pastor namin. Sabi ni pastor, oh, pero may wala kang dating? Wala ako, pastor. Oh, pumunta ka doon sa isang tabi, kausapin mo ang Diyos, ha? Baka madilim at maitim yung puso mo. Direkto yung walang biro, hindi siya nagbibiro. Kasi, walang exempted sa atin na lahat tayo pwedeng magkasala. Bawat isa sa atin pwedeng malamig. Lahat tayo merong capability to faint.
na mapagod, manghina, at mawala. Kaya nga sabi ko po, pagka ako'y napupunta sa mga churches, nakilala ko na, hinahanap ko yung mga dati kong kakilala. Inaalam ko, nasaan na sila? At malalaman mo, ay ano na po, na, nagtinda na lang ng ganito. Alam nyo ba, malulungkot ako? Hindi. Normal yun eh. Ngayon, ang hindi normal, eto po, yung walang follow-up. Sa biyayan ng Panginoon, yan ang isang bagay na ginagawa namin sa church. I-follow up. Bakit pinapollow up lang natin yung mga bago? Dapat may ministry tayo para doon sa mga luma. Bakit? Yan ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 1. Kapag ang kapatid, pakilagay nga po, Galatians chapter 6 and verse 1, tama ba ako o chapter 5 yun? Baka nakakasobra ako. Sumusobra ako minsan eh. Hindi, 6. Alright. 6-1 nga. 6-1. Teka, tama ba yung relo na yun, Pastor? Para alam kung saan puputulin. Oh, kasi medyo kalahati na yung kulay ng mukha nila eh. Meron ng umiikot, nagtatanong, ano kaya ulam? Ayan. Ayan yun, kukontrolin natin. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, pag nakita niyo mayroong isang kapatid na nanlalamig, malamya, tisod, whatever, kayong mga sa espiritu, yung malakas, yung spiritual Christian, kasi tatlo yung level ng Kristiyano, di ba? Ay, ng tao. Natural men, hindi ligtas yun. Tama po? Carnal men, spiritual yon pero backslider. Yun po yung carnal. Kasi nangingibabaw yung carnal. At spiritual men. Tatlo yan. Ikaw sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Baka ikaw naman ang mag-backslide. Baka ikaw naman ang matimbuang. Baka ikaw naman ang madapa. So, limilimiin mo yan. At trabaho nating lahat, no exemption, tayo mga nandito, na papanumbalikin ng isang kapatid na nangihina. Ginawa pa natin to. So ngayon, iniiwanan ko po yung pananagutan. Huwag po tayong maging ano, sa material, pagka namili ka ng namili ng maraming pagkain na in-stock mo, ano tawag doon? May tawag sila doon eh. Hoarding. Ayan. Ang daming Kristiyanong spiritual hoarder. Yes! Pupunta ako sa langit! Amen! Ang saya! Pero ano, kapitbahay niya, anak niya, wala. Wala siyang pakialam. Tapos yung kapatid sa Panginoon, nasaan na si kapatid na no? Eh, wala eh. Balik sa pag-iinom eh. Ah, okay. Anong okay? Kasi sabi ni Pastor, okay. Ang sinabi ko, normal yan na madadaanan natin, pero hindi okay na huwag mo siyang intindihin. Sabi ng Bible, oh. Amen? Sabi ng Bible, papanumbaligin mo. Puntahan mo. Sabihan mo. May mga ilang bagay siya na hindi niya natutuhan sa kanyang buhay. At kung ikaw ang nakakalam dahil ikaw ang nasa spiritual, sabihan mo. Ministry natin yan. Amen po? Amen po? Parang takot na takot kayo. Gusto nyo siguro sampalin ko kayo, no? Ang kapal ng mukha mo kung ikaw gusto mo lang maligtas at gusto mo ikaw lang active. Kapal mo, ha? Ang langit, hindi lang para sa iyo yan. Para sa lahat ng mananampalataya yan. Sapagkat balikan mo siya at hindi, pag namatay yan, pupunta sa langit yan. Pero ikaw, pagharap mo, pinapanumbalik mo ba siya? Yan ang utos mo eh. Yan ang utos sa iyo eh. Papanumbalikin mo yan. Hindi trabaho ng pastor lang yan. Trabaho nating lahat yan bilang katawan ni Kristo. We are the household of faith. Pag nasaktan yung daliri, hindi ba tinutulungan ng kapaliri o ng isang kamay? O naman ang masakit sa atin, tinutulungan natin yung ng sariling katawan natin, yung mga sangkap natin na nasaktan, nagdaramdam. Pag masakit ang ulo mo, alam nga namang, ano yan, ang sakit ulo ko eh. Bakit paahawak mo? Natural ulo. Masakit ang balakang niya. Hindi sasabihin mo, ang sakit ng balakang ko, parang wala yata sa order, mga kapatid. Minsan, kinakailangan natin taktakin. Minsan, ano tayo, yung sarap na sarap tayo sa buhay Kristiyano, pero ayaw natin ang pananagutan. Huwag ganon, kapatid. Hindi mo may enjoy ang buhay ng Kristiyano kung hindi mo gagawin
yung order na dapat mong gawin na sinabi ng Panginoon. May trabaho tayong papanumbalikin ang mga nangihina. Amen, mga kapatid? Amen po? Oh, revival week nyo, revival month nyo, nag-imbita ba kayo? Pinuntahan nyo ba yung mga kapatid na nanlalamig na alam ninyo? Dati kakamayan mo, ngayon wala na. Dati siya pa, nagdala sa'yo. Dati may devotion pa kayo. Dati, oh, basta nandito ka, nakakasalubong nandito, pakalat-kalat dito. Ngayon, wala na. Anong ginagawa mo? Di ba sabi niya, papanumbalikin mo? Pag hindi mo pinapanumbalik yan, pananagutan mo yan sa Diyos. Dahil kaya mo yan hinahanap. Dahil ikaw ang in charge. Kaya mo hinahanap yan eh. Kaya naisip mo siya eh. Kasi ikaw ang may pananagutan doon. Amen, mga kapatid? Baka ikaw naman ang matukso. Pagbulay-bulayan mo yan. Okay? Verse 4. Ganun pa rin. 2 Corinthians 4:4. Nasa 4 na po ako. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano po ito? The situation around us is never easy. Is not easy. We are in this world. We are in this wicked world. Ang mundong ito ay sakbibi ng kabuktutan at ng kasamaan. Pero tayo buhay pa. Hindi pa tayo patay. Hindi pa tapos ang ministry natin dito. May gagampanan tayo. Ngayon, hindi ko naman sinabi sa inyong tayo magbabago at pagagandahin natin ang mundong to. Hindi totoo yan. Tayo ang maging asin ng mundong ito. To preserve. Tayo po ang dapat maging ilaw ng mundong ito. Ngayon, ang nasa paligid natin, hindi madali yan, ha? Madali po bang mabuhay bilang Kristiyano? Alam nyo kung bakit kayo nag-aalangan? Kasi iniisip nyo, catchy yung sinabi ko eh. Hindi po, mahirap talagang mabuhay. Ang hirap, ha? Pupunta ka ng palengke. Kristiyano, may-ari ng grocery. Bibili ka ng 1 kilong asukal. Pag uwi mo sa bahay, tinimbang mo, kulang ng 2 guhit. Kristiyano yung may negosyo, tapos kulang yung kanyang tinda. Yan ang kinalagyan mo. Ito yung realidad. Sinasabi ko po sa inyo, ito yung realidad. Na malengke ko, alam ko, Kristiyano yun. Hindi ko siya miyembro, pero Baptist siya. Pag uwi ko sa bahay, may timbangan ako eh. Kulang ng 2 guhit. Hindi ko ginamit. Bumalik ako ng palengke. Brad, alika, usap tayo. Ano po yung pastor? Kulang ng 2 guhit yung asukal mo. Oh, hindi oh. Ayun, tingnan niyo pastor, nilapag niya. Ayan, oh, kulang ng 2 guhit. Hindi lang siguro na i-adjust. Sabi ko, Brad, kung hindi ko to gagawin, walang gagawa nito sa'yo. Kristiyano ka, sa kabila ng buktot ang mundong to, lumakad ka at mabuhay ka ng matuwid. Yan kasi ang requirement natin. Sa kabila ng tayo ipinapalo ng iba't ibang kabuktutan sa buhay na ito, we still have the command to be righteous before men. Sabi, ang hirap nun. Wala eh. Bakit? Kapag nagutom ang kaaway, di ba sabi sa Romans chapter 14, pag nagutom daw yung kaaway natin, anong gagawin? Pakanin. Pag kailangan ng tinapay, bigyan mo ng tinapay, huwag mo bigyan ng kobra. Kasi sa paggawa raw natin noon, ay mga baga ng apoy yung ipinapataw natin sa kanila. Daigin mo ng mabuti ang masama. Totoo na sakbibi tayo ng kasamaan sa paligid na ito, and yet tayo po na tinawag ng Panginoon na kanyang inaring banal, na tayo kanyang minatmatuwid sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay dapat na maging matuwid. Daigin natin ng masama. Ngayon, ang panlalamig, nararamdaman yan. Alam kong alam nyo na nalalamig ka. Anong gagawin mo? Ikaw ay nasa isang napakapanganib na sitwasyon. Yung panlalamig. Gusto kong malaman mo na gustong-gusto ng Diablo yan. 1 Peter chapter 5:8. Ano pong sabi doon? Casting all your care upon Him, for He cares for you.
Huwag mong kalilimutan na ang Panginoon ay nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong ipagkait sapagkat ipagkait mo, nakikita niya eh. Sabihin mo na, with prayer. Ano sabi niya? Nalabanan niyo siya ng inyong pananampalataya, mga kapatid. Do something. Why? You're a Christian. You're alive. You have been quickened by the Spirit. Ikaw ay buhay na. Alam mo, pwede. You have power. You have light. You have mercy. You have the Word of God. You have the presence of the Holy Spirit. Hindi, mga kapatid, ng Kristiyano na tunay na mananampalataya ay nananatiling tulog. Gumising kang natutulog sa gitna ng mga patay. Yung mga patay, mga unbelieving world, nandun tayo, tulog din tayo. Kapag tayo ay nanlalamig, pareho lang tayo ng mga unbeliever. Tulog. Yung tulog tsaka yung patay, pagtabihin nyo, ano makikita nyo? May pagkakaiba ba? May pagkakaiba po sa kanilang pintig. Kaya sinasabihan ko po kayo, may pintig kayo. Yung tulog, humihinga. Tama? Yung patay, walang hininga. Kapatid, naniniwala akong lubos ngayong umagang kausap ko, mga tulog lang, hindi patay. Sapagkat kung mayroong patay, sasabihin ko sa iyo, lumapit ka sa Panginoon, bibigyan kanya ng buhay. Si Kristo Jesus ay buhay. Ngunit kung ikaw ngayong umaga, tulog ka lang, come. Gigisingin ka ng Panginoon. Tulad ng kanyang sinabi sa John chapter 11, punta tayo kay Lazaro. Bakit po? Kasi si Lazaro natutulog. Tulog lang. Hindi, patay, sabi ng Panginoon. Kasi akala ng mga alaga talaga, tulog lang. Kasi sa Kristiyano, ang kamatayan ay pagtulog lang. Isang araw, gigisingin tayo ng Panginoon. Amen po, mga kapatid? So, ano pong madalas na nai-encounter natin? Magsimula po tayo. 2 Corinthians 4, verse 8. Talata po, huwag po kayo mabahala. Puro Biblia po ito. Basahin niyo uli sa bahay niyo. I-record po ninyo. Ano po? Verse 8. Tagalog, hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Kaya niya sinasabi ito, china-challenge niya yung pag-ibig na sinasabi natin sa Panginoon. Ganon din po ang layunin ko ngayon. Sinusubok ko po yung sinasabi niyong pag-ibig niyo sa Panginoon. Nakakatuwa man sabihin at nakakatuwa mang ehemplo, ang pag-ibig po, lahat tinitiis. Tama po? Amen? Magmistulang katawa-tawa, okay lang sa kanya kasi mahal niya yung babae. Tama ba yung mga binata? Mga tatay, di ba, nung nanliligaw pa lang tayo? Kahit na magmukha tayong katawa-tawa, merong lalaki, taga-bitbit ng bag nung niligawan niya. Iniligawan niya, nauuna siya, nasa likod. Bitbit, lahat. Di ba katawa-tawa itsura? Pero ba't niya ginagawa? Mahal niya eh. Yung tawa, ikinukonsidera niya pa rin na papuri. Hindi niya itinuturing na ito ay pagmaltrato. At yung babae naman, ginawa niya yon dahil sinusubok niya. Bakit mo siya nagustuhan? Wala namang ganda lang. Ay, ang bait niyan. Hindi ba siya sa ano magandang lalaki? Ay, hindi. Ang bait. Oo, sobrang bait. Mukhang lagi nawawala, nakapupunta rin sa ano. Ba't mo nagustuhan siya? Ang bait kasi. Eh, bakit si ganito yung maliligaw mo, magandang lalaki naman yun? Eh, ito mabait eh. Puro mabait. Mga kapatid, gumawa tayo ng isang marka para maging katangi-tangi yung pag-ibig na sinasabi natin sa Panginoon. Anong marka? Ang Panginoong Hesukristo nag-iwan ng marka. What kind of signs? The scars in His hand. The scars of sacrifices. Sabi niya kay Tomas, Tomas, halika, sundot mo dito. O ito, sundot mo. Meron po siyang palatandaan ng kanyang sakripisyo ng paglilingkod. Kapatid, pagharap natin sa Panginoon at hinanapan tayo ng marka ng paglilingkod natin, ano ipapakita natin? Muta. Natutulog tayo. Ano sa service niyo rito? Yung normal. 10. 9. O. 9, tsaka palang gigising. Ganon din sa amin eh. Sunday school. 9. 9, matutulog pa lang yun. Ah, gigising pa lang. Maliligo pa yon. Sasakayala nyo, nandito na saan sa Cavite yung traffic. O, magbabiyahe. Darating sa church, alas 10. Preaching na. Wala ng Sunday school. At nag-pray pa lang si pastor. Tayo po yung mananalo.
manalangin. Pipikit pa lang, umalis na. Bakit? Kasi traffic eh. Bibili, pupunta pa sa palengke, bibili pa ng ulam, etc., etc. Labis daw, May. Kaya ka nga pala hindi nalalamig eh. Kulang ka ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Kaya ito ang sabi ni Paul. Kaya nga, hindi kami na naghihimagod. Bunga ito ng kanyang pagiging masipag sa pagdidili-dili sa mga bagay na tinanggap niya bilang anak ng Diyos. Sa anong meron siya? Anong meron kayo? Ano ba kayo ngayon? Ano ba kayo dati? At ano ka na? At ano pa ba ang nadaanan mo? Gaano nang nagawa ng salita ng Diyos sa buhay mo? May pagmamalaki mo na ba na talagang may pagkakaiba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano? O walang magiging iba? Pwede mo sabihin, ay, ang laki, anong ako nakakilala sa Panginoon? Ang laki nang nabago sa akin. O sasabihin natin, ah, naging Kristiyano, aw, oh, ang laki, lalo ako naging siraulo. Alam mo ba? Lalo kang nagbigay lisensya. Kasi sabi mo, normal pala nang lalabig lang. Eh di malamig na lang. Hindi, may gagawin ka. May gagawin ka. At Kristiyano, papanumbalikin mo yung kapatid. At ikaw, Kristiyano, papagtibayin mo yung kapangyarihan, yung ilaw, o yung mercy na meron ka. Use it. Ibinigay sa'yo yan eh, para gamitin mo. Para mapanatili mo ang buhay na ito sa buhay na ito. Tingnan niyo po. Ano po yung madalas mangyari sa buhay natin? Doon lang tayo sa madalas. Huwag na lang sa mga abnormal. Normal na nasa sa ilalim ng pagsubok ang lahat ng Kristiyano. Tayo ba'y nakaranas na ng pagsubok? Tayo ba'y nakaranas na ng pag-uusig? Tayo ba'y nakaranas na ng panghihina? Tayo ba'y nakaranas na ng tukso? Normal yan. Yan po yung mga normal. Ano po? Ang mga abnormal dyan, dilubyo, magkaroon ng tsunami rito. Ano magkaroon ng tsunami dito? Yung mga ganon, lindol, lahat. Yan eh, very ano yan, frequent, hindi kadalasan yan. Bihira lang yan. Ang madalas sa buhay natin, tukso, pagsubok, yung mga hamon sa paninindigan na ating hinaharap. Kung ito ay hinaharap natin, ano ang masasabi ni Paul? Verse 9. 4, 9. Kanina 8, binasa ko. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Nasa ilalim ko ba ng pag-uusig? Hindi mo pwedeng akusahan ng Diyos na pinabayaan ka niya. Okay? Amen? Kaya sabi niya, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Ano pa? Gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Oh, naghihinagpis ba tayo? Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan ay nilulugmok. Gayon may hindi nangagsisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus at kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapat ang buhay ay sa inyo. Ano po yun? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, gumagawa ang kamatayan sa atin. Nasa bingit tayo ng kamatayan, nasa pag-uusig tayo, nasa panganib tayo. Pero yung mga pinaglilingkuran natin, blessing ang binibigay ng Diyos sa kanila. Kung ganon, lahat tayo ay bunga ng pagpapagal ng ibang tao. Bunga ako ni Pastor Lumba ng kanyang pagpapagal, ng kanyang pagtitiis, ng kanyang mga paghihirap. At pinakinabangan ko sapagkat nakakilala ko sa Panginoon. Ngayon ako naman naglilingkod. May marami naman tao akong pinaglilingkuran. Ako naman ngayon ang naghihirap. Ang tanong, ano? Kung ganon sinasabi sa atin na ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ito, nagbabayad ka lang. Nagbabayad ka lang. Kahapon, monthly evangelism namin. Meron kaming bisita ang mga matatanda, young people, at mga bata. O, pati bata, ini-invite namin. Nasave ng mga matatanda, 17. Yung bata, marami. Total ng 50 plus. Sabi nung ano, o sige, kuha na kayo ng snack, kasi may pa-snack kami. Sabi nung isang member, ang sarap ng buhay naman ng mga ano,
unsaved, may snack pa. Kasi sabi ko, yung snack natin, baka tama lang sa mga bisita natin, mga membro, saka na kayo. Kahit wala kayong snack. Sabi na, ba't naman ganun, pastor? Tayo naman nagpapagod. Yun po yung ibig kong sabihin. Pag ikaw naglilingkod, nasa panganib ka, para yung mga dinadala mo sa Panginoon, magkaroon ng buhay at maaluan na pamumuhay. Parang ayaw niya nang maglingkod, ah. Parang ayaw niya nang umimin, ah. Kasi si Kristo namatay, naghirap, para tayo mabuhay. Si Kristo pinag-usig upang tayo mabuhay ng payapa. Mga kapatid, ganun po ang naglilingkod sa Panginoon. Dapat handa ka at dapat alam mo yan. Matanda ka ng Kristiyano. Kung naglilingkod ka at naghahanap ka ng kaaluwanan, mali ang pinasok mo. Umalis ka sa paglilingkod. Sapagkat sa paglilingkod, sinasabi riyan, sa araw-araw, sabi ni Pablo, kami inatutulad sa tupa na nasa patayan. Para itong mga dinadala nila sa Panginoon, magkaroon ng kaaluwanan. Amen, mga kapatid? Amen po? Kung ang nangyayari sa buhay natin, sa palagay mo, ito lang naman, kung yung mga bagay na ginagawa mo, sapat na ba yan na may tutumbas para exempted ka na sa trial, exempted ka na sa panlalamig, exempted ka na sa pagsubok. Sa palagay mo, yung mga sufferings na ginagawa mo, sapat na yon para exempted ka na. Bakit? Pinako na ka na ba sa krus? May mga bayan nga eh, na pinag-uusig sa lugar ng mga Muslim. Pastor, pinapatay eh. Mga Kristiyano, binabalatan ng buhay eh. Wala nga tayo, ang ganda-ganda ng bansa natin, oh. Napakalaya. Tama po? Pero tinutumbasan ba natin ang kalayaang ibinibigay ng Diyos sa ating ito sapagkat walang bagay na nangyayari sa atin na hindi lang galing sa aprobasyon ng Diyos. Napakabuti ng Diyos na ang bayan natin ay napakalaya. Let's enjoy serving the Lord. Let's enjoy worshiping the Lord. Kita nyo, nakakapasok tayo dito, walang sumisita dyan. May mga kapatiran tayo sa Baltimore na nasa ilalim ng tunnel. Hindi sila makakanta. Ang Bible nila, nakalagay sa microfilm. Kasi pag nahulihan sila ng Bible, papatayin sila, ikukulong sila. Microfilm lang, ang lit-lit, flashlight pa ginagamit para mabasa lang nila sa lugar ng mga komunista. Minsan, ayoko lang sabihin, pero ano kaya ko sabihin natin? Dalin nga kaya kayo doon, no? Magpalit kaya tayo, sila ang mapunta rito sa gantong kalaya at tayo doon sa ganong kalagayan. Ano ang magiging attitude natin? Tignan mo itong mga taong to. Talagang pag nanalangin, talagang umiiyak. Pag kumanta sa Panginoon, damandama yung mga kanta. Bakit? Yung pong kanilang nararanasan ang nagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Kasi the more na nangyayari yun, lalong kumikinang. Kaya sinasabi niya, yung pagkataong loob na babago araw-araw. Amen po? Tayo nga kaya ay nababago ng mga bagay na karanasan natin? Kasi tayo po ay tinutulad at gusto ng Panginoon na tayo maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Hindi po maging higit kay Jesus. Sapat na po sa akin yon. Sapagkat yun ang sabi niya, hindi hihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na na maging kapantay ng alipin ng kanyang Panginoon. Eh doon pa lang nakakahiya na eh. Panginoon yun eh. Ipinantay tayo. Napakabuti ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya pa? Pangatlo pa lang yun. Anim na pahina po ito eh. Alright. Pang-anim na lang, sige. The season of our life is short. Life is too short. Amen po? Ako po, pag yung isang wini-witnessan ko, 57 years old, patay na. Rejector yun eh. Yun yung master cutter ng isang member namin. Ayaw niya. 57. Samantalang nung kausap ko siya, napakayabang niya na ang kanyang pananaw, maraming panahon pa at marami pang taon, ang kanyang buhay.
Sabi ko, hindi natin sigurado ang buhay. Ay, wala naman nakakaalam yan, Pastor, kundi ang Panginoon. Eh, sino ka ba naman? Oo nga, pero sinasabi ko, sabi sa Bible, 70 ang ibinigay na lifespan natin. Kung tayo aabuti ng biyaya ng Panginoon, 80 to 90 and so on. But the number is 70. Kapag re-rejectin mo ang Panginoon, pwede niyang paiksiin. God is in control sa buhay natin. Kaibigan, kung meron kaming kaibigan dito, wala ka pa sa Panginoon, pumunta ka sa part ng Panginoon. Paggamit ka sa Panginoon. Kilalanin mo si Kristo bilang sarili tagapagligtas. Kung mananampalataya ka naman, ang lalamig ka, abay manumbalik ka na. Ang iksi-iksi lang ng panahon mo, manlalamig ka pa, mababawasan pa yung record mo. No, manumbalik ka na. This is where the time kung saan kinakailangan mo bumalik at maglingkod uli. Walang limit yan. Bata, matanda, may ngipin na wala. Hindi mo pwede yung matanda na ako. Ah, si Caleb mo, matanda na eh. Pero sabi niya, hindi pa ako matanda. Marami pang dapat sakupin. Sa kabila ng katandaan niya, hindi niya inari ang katandaan na hadlang bagkos tinungtungan niya upang mas marami pa siyang marating sa Panginoon. Dapat ganun din tayo. Kasi ang ating strength, ulitin ko po, ang Panginoon. Amen? Amen po? Ang lakas natin ng Panginoon eh. Tanongin mo mga tatay na nag-a-abroad, anong lakas nila? Pamilya. Bakit nagtsatsaga sila sa abroad? Bakit nagtsatsaga sila doon na malayo? Si mahal niya asawa nila, mahal niya anak nila. Gusto nilang gumanda ang buhay nila. Ganon din tayo, ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang siya nagpupumilit. Siya po yung nagpipilit upang gawin natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero dahil sa ating pagmamahal at ang Panginoon ang nagbibigay na provision ng lakas, nakakayanan natin gawin yung mga bagay na imposible. There's nothing impossible to him that believe. Ganon po yun. Kaya, ang ating buhay sa paligid na ito, Pastor, kapatid, ilang taong ka na? In fact, hindi mo alam kung gaano idadagdag doon sa edad mo. Let's say, 47 ka ngayon. Hindi mo alam kung aabuti ka ng 48. Kung 48 ka naman, hindi mo alam kung magiging 49 pa yan. Aba, alam niyo po sa amin, sa Bible School, ito lagi tinuturo ng pastor namin. Sabi ni Pastor Lumba, pag tumayo ka sa pulpito, Bear, tumayo ka dyan as if this is your last message. Sabi ko, Pastor naman, bakit naman? Kasi hindi mo naman alam kung mabubuhay ka pa kinabukasan. So ibigay mo na yung pinakamahusay mong magagawa kung may pagkakataon kang maglingkod sa Panginoon. Sa bawat paglilingkod natin sa area ng paglilingkod, gawin na natin ang pinakamahusay at pinakamagaling na magagawa natin sapagkat baka yun na yung huli nating paglilingkod. Pwedeng hindi kayo sangayon, pero yun ay katotohanan pa rin na ang buhay hindi natin hawak. And life is too short, mga kapatid. Masyadong maikse. Sabi niya po sa verse 10, nabasa ko na ba yung verse 10? Alright, verse 10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Yun po yun. Na lagi, kaya siya naglilingkod at pinagbubuti niya kasi baka mamatay na siya. Wala namang masama doon na isipin natin na baka mamatay na tayo. In the first place, anong pangamba natin? Sa langit naman tayo pupunta. Tama po? At maging motivation mo yon. Na kaya ka naglilingkod, binibigay mo na yung pinakama. Pag nagtumugtog ka ng piano, pinakamahusay mo na. Ganon din kami. Pag nag-preach kami, dapat pinakamahusay na namin preaching. Pinakamahusay na mensahe. Pinakamahusay na pag-aaral. Pinakamagaling na performance ang pwede natin gawin. Ganon din kayo. Ibigay niyo na yung pinakamagaling niyo. Tingnan niyo mga kapatid. Kung tayong lahat ay magkakaisa na ganitong kaisipan, gaano kaya katuwa, kagalak ang Diyos sa ating pagsamba sa araw na ito. Kung tayo ay nagkakaisa na ibigay yung pinakamahusay natin sa Panginoon. Ano po? So, verse 14. Na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Yesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin, nakalakip ni Jesus at iaharap kaming kasama ninyo. Kaibigan, una, isang literal na karunungan. Lahat ng tao mabubuhay uli sa kabilang buhay. Lahat, believers and non-believers, mabubuhay ka rin. Ay, ganon. Pero ano sinasabi doon? Ako mabubuhay kasama si Jesus. Mabubuhay ka rin. Sino kaya kasama mo? Yun ang problem. Sabi niya, Paul, kami bubuhayin kami kasama si Jesus. Yun ang pag-asa natin.
Huwag tayong tutulog-tulog. Kasi anumang hirap na meron dito, may tagumpay. Sapagkat kalakip yan na ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. At kung ikaw man ay mamatay sa paglilingkod, magandang namatay ka na naglilingkod kaysa namatay kang backslider. Mamili ka. At kung tayo bubuhayin, nandun ang isang encouragement. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo pupulutin sa kangkungan. Yung sinampalatayanan mo, totoo yun. Sumasampalatay sa anak, may buhay na wala hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, ampot ng Diyos ang sumasa kanya. Kaibigan, yung hindi ka maniwala sa Diyos, hindi ka pupunta sa impyerno niyan. Hindi ka lang naniniwala sa Diyos. Ang daming taong diniwala sa Diyos eh. Kasi ang pinakamabigat, kaya ka itatapon sa impyerno, when you rejected the offered ng salvation. When you reject the Lord Jesus Christ. Ano sabi doon? Ang hindi tumatalima sa anak, ang poot ng Diyos ang sumasa kanya. Si Kristo ang kinabubuan ng lahat ng pag-asang ito. Kasi siya rin yung hulmahan, siya yung model, siya yung pattern. Tayo, gusto ng Panginoon na maging kagaya ng kanyang anak. Sino ba si Kristo? Beloved of God. Tama po? This is my beloved son. Authority, hear ye him. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa langit kung hindi ka kay Kristo dadaan. Kasi si Kristo yung daan, si Kristo yung katotohanan, si Kristo yung buhay. Pag wala ka kay Kristo, wala ka ng tatlong yon. Ngayon, bilang Kristiyano, pinrovide niya sa'yo ang power, the light. Sapagkat ang mundong ito madilim. See? At yung mercy, kahit na anong pagkakasalang magawa natin, hindi na bago ang pag-ibig ng Diyos. Kaano mang kalalim ang kasalanan mo, hindi na tigatig. Romans chapter 8:39, who can separate us from the love of God? Sino ba maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pag-ibig niya nakaagapay sa atin. Kahit saan ka pumunta. Pag mo sabi, ex-combig ako, pastor eh. 1,000 na pinatay ko. May pag-asa ka pa rin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen po? Kasi kaya ang hirap niyong umimin. Akala niyo kasi ang kasalanan, pare-pareho lang. Akala niyo ang kasalanan, pare-pareho lang. Tama po ba? Tama po yun. Ang kasalanan pare-pareho lang po. Iniba ko lang. Hindi po nagkakaroon ng kaibahan ng kabigatan. Tingnan niyo po, sa biyaya ng Panginoon, isang kriminal, 1,000 pinatay, at isang walang ginawang, walang pinatay, pero makasalanan pa rin. Tama po? Tumanggap sa Panginoon pareho. Tama po? Parehong dugo na huhugas sa 1,000 pinatay niya, huhugas din doon sa walang pinatay. Pero inamin niya makasalanan siya. The same. Tayo lang po nagpapabigat eh. Sabi na, masama yan eh. Walang lugar. Lahat po yan, gaano man ano yan, may lugar po yan. Kayang tanggapin ng Diyos yan. Pwedeng ikaw, hindi mo kayang tanggapin. Pastor, ba't nyo naman inimbitay? Kaaway ko yan eh. Ah, mga ganun, di ba? Diba, may evangelistic kayo, may pumunta rito yung kaaway mo na hindi mo maano. Inanyayaan ni Pastor Alan, Pastor, ba't mo nandito yan? Bira, parang ayaw mo siyang pumunta sa langit ha. Parang gusto mo ikaw lang makinabang ng langit. Huwag naman. Heaven is not for you alone. It is for the sinners. And if you are a sinner, then you have the right for heaven. And Jesus Christ is the door. He opened the door. He opened the gate and welcomed everybody. If any man, kung ang sino man, any man, kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Checkin natin ngayon ang ating sarili. Ano ang mga panghihina ang nangyayari sa buhay natin ngayon? Mga kapatid. Ano po? Ano sa palagay niya? Verse 15. 4. 2 Corinthians 4:15. 15. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. The ending is for the glory of God. Kaya nga, hindi kami nag-iimagod. Kaya niya sinabi, the conclusion. Bakit? The result ng lahat ng paghihirap ng bawat isa sa atin is for the glory of God. And for the benefit of everybody, tayo magiging pakinabang ng ating kapwa. Tayo ay magiging kasangkapan ng Diyos. Kung ikaw ay gagamitin at ang buhay mo na yan ay pakikinabangan ng Diyos, ipagkakait mo ba dun sa namatay
para sa iyo at maging anak ng Diyos. Ipagkakait mo ba ito? Para kay Pablo, napakaiksi ng panahon. Verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan. Para kay Pablo, maiksing panahon lang yon, hindi matagal. Pero ano ang kanyang tinitignan dito? Yung pakinabang, yung kaunti. Isisipin nyo, gaano ba? Kasi nga, nung panahon nila Adan, gaano ba karami ang tao? Pinakamahabang tao si Methusalem. 960 something? Ano ba ang eksakto na? Si Adam, 930. Ngayon, anong pinakamahabang buhay? Ang biyanan ko, nasa biyaya ng Panginoon, 90. 90 na yung buhay niya. Ah, yung mga ano dito, buhay pa yung biyanan ko. Humihinga pa ho. Ano ho? Doon nakatira sa akin. 90 years old. Sabi ko, wow. 90? 60 pa lang ako. Kulang ako ng 30 anyos. No? Abutin ko kaya yon? Ito kayang ginagawa ko ay hindi na ako mapahiya? Kasi merong 1 John 2:28. Baka tayo mapahiya. Yung iniipon mong record na mga ginagawa mo, baka akala mo, yabang mo na, talaga naman. Pag tinawag yung pangalan mo, Berhilio Bermeo! Yes, sir! Ba't wala akong makita ang record ng ginawa? Huh? Tingnan nyo ako, baka nagkamali yung angel. Kasi may angel na nagre-record ng ginagawa natin eh. Baka hindi niya lang na-record. Wala eh, ha? O, noong 1975, nasaid ka, opo, mula noong hanggang ngayon, wala kang ginagawa. Ha? Kala mo, dami mo nang ginagawa. Yung pala, mapapahiya ka. Pakipost mo yung 1 John 2:28. 1 John 2:28, kapatid. Pakipost mo nga. Kasi, kala natin, well, we are safe. Wala tayong responsibility. Meron po. Ulitin ko sa pinag-aralan natin. Meron po tayong tungkuling ipamuhay ang kaawaan, liwanag, at kapangyarihan. Ang panlalamig, normal yan sa takbo ng buhay. Lahat yan, dinaranas ng tao. Hindi ka naiiba. Hindi ka special na ikaw lang ang sinusubok, ikaw lang tinutukso. Everybody does! Lahat sinusubok. Lahat napapasa kalaban ng kaaway. Hindi ka exempted doon. Dahil bilang anak ng Diyos, yan ang trivia ng buhay mo bilang Kristiyano. At 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya. The time for conclusion. We are invited to stay. Manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon tayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Amen? Stay. Remain. Continue. Abide. Hindi tayo papayag ng pagsubok ay magpatumba sa'yo. We are traveling along. The head is Jesus Christ. Follow Him. We have a sure way. We have the mercy. We have the power. We are in the light. Tayo ang tinawag niya. Hindi lahat ng tao tinawag. Anak ka ng Diyos ngayong umaga. Matatapos ba ang revival week na pag-uwi ninyo, tapos na yung preaching? No. Pag-uwi ninyo, nagsisimula yung revival. Ano ang gagawin natin sa mga salita na ipinagtagubilin sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Naka-apekto ba? Kung naka-apekto, totoong anak ka. Hindi naka-apekto, ano ka? Ligaw. Kasi ang Kristiyano, tinatabla ng salita ng Diyos yan. Kasi ang buhay ng Kristiyano, salita ng Diyos. Ang sandata ng Kristiyano, salita ng Diyos. Tayo, sa matumba man, sa nakatayo, salita ng Diyos tayo. Wala tayong pwedeng takbuhan maliban dyan. Sapagkat tayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita na walang kasiraan. Amen po? Tayo tayo, mga kapatid. Ilapit natin sa Panginoon anumang bagay na meron tayo. Huwag po tayong pumayag
na ang revival ay isang okasyon lamang na ginagawa o napagkasunduan o inilagay sa puso ng pastor. Revival is everywhere. Bakit po ang pagpapanumbalik ay nasa lahat ng dako? Tingnan niyo po. Ang tao ngayon, marami sa atin, hindi na nabubuhay sa pananampalataya. People are living in fear. They have fear of death. May ospital. Fear of crime. May police. Tandaan niyo po. Fear of death. May simbahan. We are living in fear. Napaka-selan. But wait, there's a news, good news. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the answer of all the fears na meron tayo dito. Habang tekin na kayo ko, nais natin lumapit sa harapan, we're invited to be revived. Gusto mo bang makapanumbalik sa Panginoon? The way is Jesus Christ. The same way na dinaanan mo, siya pa rin ang daan na tumatawag sa atin. Huwag nating hayaan na ang revival ay isang okasyon. Revival begins at yourself. Sa'yo sarili. Start. You will start it. Pasisimulan mo ito, kapatid. Pasisimulan mo ito. At ngayong araw na ito, pasisimulan mo rin ang lumakad pabalik sa dati mo nang nilakaran. Tingnan mo. Yung bang nilakaran mo noon, no, ikaw eh, malakas, binigo ka ba niya? Hindi ba't ang daming nakinabang sa buhay mo? Hindi ba't naluwalhati mo ang Diyos? Hindi ba't naging payapa ang buhay mo? Ayaw mo bang bumalik sa ganong uri ng buhay? Kapatid ko, na kaibigan, wala ka pa sa Panginoon. Ito rin yung pagkakataon na sa'yo. Why don't you come? Ang buhay mo ay pariwala. Ang buhay mo ay pariwara. Walang patutunguhan. Si Kristo ang destinasyon ng tunay na buhay. Do you have Him? If not, ito ang tamang panahon. Panginoon naming Diyos, salamat po at sa inyong biyaya. Ang salita mo ipinahayag, kayo po magpapala nito sa puso ng bawat nakinig. Aalis kami tuwi ng bahay upang pasimulan, O Diyos, na muling lumakad sa inspirasyon ng salita ni Apostol Pablo. Tulad nila, inaangkin namin, hindi kami dapat maghimagod. Hindi kami dapat manghinawa. Hindi kami dapat magsawa. Hindi kami dapat tumigil. Manghina, magpatuloy pa rin. Ikaw ang aming lakas. Makakapagpanibagong lakas kami dahil sa iyo. Igawad mo ito sa bawat isa na narito ngayon. Ano man nilalaman ang kalang problema, sularin ang kalang puso, nilalapit ko po sa inyo na kayong magpapala. Tinataas namin lahat ng ito at may pagpapasalamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Manatili lang po tayo ng katayo, mga kapatid. Rahil po, tatanungin ninyo, bakit wala tayong tema ngayon? Tatanong po ng gumawa ng tarpaulin, Pastor, nasan ba yung timbers natin? Nasan yung ating tema sa revival? At totoo lang po, mga kapatid, hindi po natin kailangan ng tema. Hindi natin kailangan magplano, mag-isip kung ano magandang tema. Ang kailangan natin, revival. Aniniwala po ba kayo doon? Ang kailangan natin, tayo po ay mabigyan muli ng buhay ng Panginoon. Ang kailangan po natin, tayo ay magkaroon muli ng determination, magkaroon muli ng paninindigan. Marami po dito, dati ang sipag natin sa Panginoon, pero ngayon, hindi na natin nagagawa. Ako mismo, mga kapatid, ay na-rebuke sa mensaheng ito. Marami akong nagagawa dati na hindi ko na po nagagawa ngayon. At iyon po ay
malaking eye-opener sa akin. Alam niyo po, ang resulta ng revival, hindi po yan sa pagdapit natin dito. Alam po natin lahat yan. Hindi po pagdapit natin dito, hindi po yung immediate response natin. Na pagkatapos ng preaching, nagkaroon ng invitation, and we decided to come forward, and we talked to the Lord, ano ang ating ginawang pakipag-usap sa Panginoon? Anong mali sa buhay natin na hindi natin nasabi sa Panginoon? Anong problema sa atin kung bakit tayo nanlalamig sa Kanya? Tayo ba mag-forward ngayon, pagkatapos, sa susunod na linggo, ganun pa rin. Nasaan ang resulta ng revival sa atin? Walang tema tayong kailangan, walang magandang programa, magalbong preparasyon. Ang kailangan natin, maayos uli ang ating puso sa Panginoon. Magkaroon uli ng apoy ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa mga hindi naglilingkod, magkaroon na uli ng pagsisikap at desisyon na pagkatapos ng revival na ito, maglilingkod na ako sa Panginoon. Amen po ba yun? Pagkatapos ng revival na ito, magkakaroon na ako ng ministry sa Panginoon. Sa mga nanghihina, sa mga nanlalamig, sa mga priority na ang ibang bagay kaysa maging priority ang Diyos. Pagkatapos ng revival na ito, nawa mabuo sa ating sarili na magiging priority ko na ang Panginoon simula ngayon. Hindi na ako magiging kagaya ng dati na ako ay parang walang pakialam sa gawain ng Diyos. Ako ay parang walang pakialam sa mga panawagan dito pagdating sa gawain ng Panginoon. Simula ngayon, nais ko na ako ay maging tunay talagang bahagi ng iglesyang ito. Sa lahat po ng mga membro ng iglesyang ito, kung may mali sa buhay natin, isa pong kamalian dyan, hindi tayo seryoso sa Panginoon. Hindi po, wala tayong puso. Napaaganda ng mensahe. At alam ko po, sapat na po yun. At sapat na po ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon na muling pagkabuhay sa ating pananampalataya. Muling mag-init tayo sa Diyos. Na-bless po ba kayo sa preaching ng salita ng Diyos? Pwede na po tayo makaupo at tayo po ay manalangin para po sa ating pagbibigayan. Kahit po tayo nakaupo na lamang. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ng iyong salita. Salamat po sa ginamit mong lingkod mo. Thank you so much for Pastor Bermejo for challenging the brethren, for challenging us, O Lord, that we really need the revival that only comes from Thy presence. Lord, help us to realize kung ano po talaga ang aming kailangan ngayon. Nawa, Panginoon, hindi po ito ang una at hindi po ito ang huli na kami po magkakaroon ng tamang response sa inyo. Dalangin namin na ito po ay magpatuloy, Panginoon. Sa oras na ito, isa po sa magandang resulta po ng revival, yung pagkakaroon po namin ng puso sa pagbibigay sa inyo, Panginoon. Nawa po, ibigay namin sa inyo lahat po ng aming handog ng buong pagkilala sa katapatan mo. Buong pagkilala, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa biyaya mo. Dalangin ko po na pagpalain mo po ang patuloy na matapat pong nagbibigay, nagkakalob sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng patuloy na saganang biyaya mo. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.